Kamusta mga giliw kong taga-subaybay? Nagbabalik kayo dito sa channel ng John D. TV. At ngayong araw na ito ay aalamin natin ang part 4 ng kwento ni Chinggay, ang batang itinapon at iniwan ng kanyang mga magulang sa labas ng simbahan. May magandang loob na umampun dito hanggang sa maging isang ganap na nga siyang doktor. Nakatagpo niya ang binatang guro na si Miguel. Mahal na niya ang binata, ngunit may iba namang gusto para sa kanya ang kanyang mga magulang. Sino kaya ang pipiliin niya? Si Raymond na gusto ng kanyang mami at daddy para sa kanya? O si Miguel na laman ng kanyang puso at gunita? Yan ang dapat niyong tutukan at huwag palampasin, dahil sa ating sunod na episode na ito ay tiyak na maraming aral kayong makukuha. Kaya halika na, tumuto ka na, tapusin mong video na ito hanggang sa dulo. Sa puntong ito ng buhay ni Chinggay, nasa gitna siya ng pag-iisip kung susundin ang gusto ng kanyang mga magulang para sa kanya o susundin niya ang sarili niyang kagustuhan. Ayaw niyang masaktan ng mami at daddy niya, ngunit siya naman ang masasaktan kung hindi si Miguel ang pipiliin niya. Magiging masama ba siyang anak kung hindi niya susundin ang mga magulang, gayong utang niya ang kanyang buhay sa mga ito at ang lahat-lahat ng mayroon siya ngayon? O mananaig ang kagustuhan niyang gustuhin ng mga ito si Miguel para sa kanya? Masakit na ang ulo ni Chinggay sa kakaisip. Hindi niya malaman ang gagawin niya. Maghapon siya sa klinik. May ilang nagpa-check up sa kanya. Hindi naman siya masyadong pagod, pero feeling niya sumalang siya sa 6 na oras na operasyon. Tila ba ayaw niyang sumapit ang hapon? Ayaw niyang humarap sa mga magiging bisita ng mami at daddy niya? Pero alam naman niya na hindi pwedeng wala siya sa dinner na yun. Maaga siyang nagpasundo kay Miguel para makalabas muna sila bago siya umuwi. Sasabihin na niya dito ang sinabi sa kanya ng mami niya. Hindi naman sila ni Miguel, wala pa silang relasyon, pero pakiramdam niya ay karapatan nitong malaman ang plano ng mami at daddy niya. Kaya naman, pagdating ni Miguel sa klinik, "Let's go!" ang yakag ni Miguel kay Charis. "Sige, tara." Matipid na tugon ng dalaga sa yakag na iyon ni Miguel. Habang nasa sasakyan ay nagpatunog ng sweet music si Miguel. Si Charis naman ay tahimik at halatang malalim ang iniisip. Napuna ito ng binata kaya nagtanong na siya. "Is there something wrong, Chinggay?" Hindi narinig ni Chinggay ang tanong na iyon ni Miguel, kaya pinatay ni Miguel ang music. Itinigil ang sasakyan sa gilid at muling nagtanong. "Uy, Chinggay, ano ba? Para naman akong walang kasama." May himig pagtatampong sabi ng binata sa dalaga. Noon lang napansin ni Chinggay na nakatigil na pala ang sasakyan. "Ha? Okay lang ako. Bakit tayo huminto?" kapag dakay tanong nito. "Kanina ko pa kasing napapansin na matamlay ka. Ano bang problema mo, Chinggay?" Sa tanong na yun ni Miguel, napaiyak si Chinggay. "So, tama ako. May problema nga. Ano yun, Chinggay? I'm willing to listen." "Sina mami at daddy kasi," pagsisimula nito. "What about them?" "May bisita kaming dadating mamaya, family friend. May anak silang doktor din, si Raymond, childhood friend ko sa Amerika. Ang gusto ni na mami, siya ang mapangasawa ko," pagkukwento ni Chinggay. Saglit na natigilan naman si Miguel sa sinabing iyon ni Chinggay. Paano na siya? Ang kanyang naisip. Plano pa naman niyang magtapat ng pag-ibig dito at ligawan ng dalaga sa kanilang bahay, lalo at narito na sa Pilipinas sa mga magulang nito, upang makilala rin niya mga ito at tanggapin para sa kanilang anak. Bumuntong hininga muna si Miguel bago ulit ito nakapagsalita. "Oh, anong problema dun? Ayaw mo pa bang mag-asawa?" Kaswal at pabirong sabi ni Miguel. Nasakta naman si Chinggay sa reaksyon ni Miguel. Ang iniisip kasi niya ay baka sakaling tumanggi ito at magsabi na huwag siyang pumayag sa gusto ng mga magulang nito. Ngunit iba yata ang nangyari. Hindi ito inaasahan niyang magiging sagot ng binata. Hindi ba siya gusto ni Miguel? Hindi ba siya karapat-dapat na mahalin ni Miguel? Siya lang kaya nagmamahal dito? Lalong naguluhan si Chinggay.
Okay, sige. Magmerienda na lang tayo para makauwi ka ng maaga sa inyo. May dadating pala kayong importanteng bisita. Binigyang diin ni Miguel ang salitang importante. Pagkatapos nilang magmerienda, inihatid na agad ni Miguel si Chinggay sa klinik dahil nandoon ang sasakyan ng dalaga para makauwi na ito ng maaga. Ngunit sa sulok ng puso ni Miguel, nag-uumapaw ang pagtanggi. Hindi niya lang maamin agad sa dalaga ang kanyang nararamdaman. Wala siyang lakas ng loob lalo at nalamang ang kanyang magiging karibal na gusto ng mga magulang ni Chinggay para sa kanya ay isa rin palang doktor. Malungkot na umuwi ang binata. Hindi niya malaman kung anong dapat niyang gawin. Nagseselos siya nang wala naman siyang karapatan. Samantala, sa bahay ni na Chinggay. O anak, glad that you here na. Magayos ka na ng sarili. Magpaganda ka pang lalo, iha ha? Ang sabi ng mami ni Chinggay. Abalang-abala mga ito sa pagre-ready ng mga pagkain at pag-aayos ng lahat para sa mga bisitang dadating. Samantalang si Chinggay ay gulong-gulong isipan at damdamin. Ayaw niyang biguin ang kanyang mga magulang, pero ayaw naman niyang mapangasawa si Raymond. Ang isinisigaw ng puso niya ay tanging pangalan lamang ni Miguel. Pero si Miguel, kaibigan lang yata ang turing sa kanya. Bagamat gulong-gulong isipan at damdamin, sinunod pa rin ni Chinggay ang kagustuhan ng mami niya na mag-ayos siya ng sarili. Dumating na nga ang mahalagang bisita ng gabing yun. Ipinatawag na ng mami ni Chinggay ang dalaga upang bumaba na ito. Dahil naghihintay na mga bisita sa ibaba. Nang gabing yun, tila prinsesa sa isang palasyo ang doktorang si Chinggay. Simpleng bistida lang naman ang suot nito. Ngunit, litaw na litaw ang tila anghel nitong muka. Ang mapuputi at mapupulang kutis na lalong nakadagdag sa angkin nitong ganda. Bumaba pa lang siya sa hagdanan ni nakamasid na sa kanya ang lahat ng bisita. Pati ang mami at daddy niya ay manghang-mangha sa kanilang nakikita. Pakiramdam ni Chinggay ay siya si Cinderella sa reaksyon ng mga mukha ng mga ito. Napadako ang paningin ni Chinggay sa isang matipuno, kagalang-galang, maputi at good-looking na si Raymond. Maliwalas ang mukha ng binata. Tila ba sabik sa muli nilang pagkikita. Well, gwapo naman nga siya. Kung tutuusin ay wala na akong hahanapin pa sa binatang ito, ang sabi ng kanyang isip. Ngunit agad naman siyang sinaway ng kanyang puso. Si Miguel lang ang dapat mong iniisip. Si Miguel ang mahal mo. Pagtatanggol ng kanyang puso sa isip nito. Nang tuluyan na siyang nakababa. Good evening po tita, good evening po tito. Ang bati ng dalaga sabay halik sa pisngi ng mga ito. Buenas noches, iha. Pagkakagandang dalaga, manghang sabi ng mami ni Raymond. Aba, sino bang hindi mabibigani sa dalagang ito, di ba Raymond? Ang sabi at tanong naman ng daddy ni Raymond. Sabi ko naman sa inyo, lalong gumaganda ang anak namin yan at ang bait-bait pa. Biruin nyo, nagpatayo ng sarili niyang klinik at take note ha, for free ang check-up. Pagmamalaki ng mami ni Chinggay. Really? How kind of you, iha. Good evening, Chinggay. Ang bati ni Raymond kay Chinggay sabay yakap ng mahigpit sa dalaga. Ikinagulat naman ng dalaga ang pagyakap na yun ni Raymond. Halata dito na sabik siyang makita nito. Habang nakayakap ang binata sa dalaga, ibinulong nito mga salitang, Miss na miss kita, Chinggay. I'm glad to see you again. Ngumiti lang si Chinggay at unti-unting kumawala sa pagkakayakap ng binata. Ang mga magulang naman nila ay kapwa masayang-masaya sa nakikita nila. Bagay na bagay talaga kayong dalawa, ang sabi naman ng daddy ni Chinggay. Sangayon ako sa sinabi mong yan pare. Tiyak na magiging masayang pamilya natin pag nagkatuluyan na ang dalawang bata, ang saad naman ng daddy ni Raymond. Pilit na pilit ang mga ngiti ni Chinggay sa naririnig niyang usapan ng mga matatanda nilang magulang. Nag-dinner na agad sila at masayang nagkwentuhan. Matapos ang dinner na yon, nagkaroon ng pagkakataon si Chinggay na makausap ng solo si Raymond. Uy Chinggay, kanina ka patahimik ah. Kamusta na ba ang best friend ko ha? Kaswal na tanong ni Raymond. Ito ayos naman, matipid na tugon ng dalaga. Napatawa naman si Raymond. May ayos bang ganyan? Tingnan mo nga mukha mo oh, hindi maipinta. Pagbibiro at pang-aasar ni Raymond sabay pisil sa ilong ni Chinggay. Nasaktan si Chinggay sa pisil na yun ni Raymond sa kanyang ilong. Kaya gumanti siya ng pisil dito. Bigla namang nahawakan ni Raymond ang mga kamay ng dalaga. Nagkatinginan sila, mata sa mata, at naging slow-mo mga sandaling yun. Ang tagpong yun ang nakita ng kanilang mga magulang kaya inakala ng mga ito na nagkakamabutihan na ang dalawa. Paano kaya sasabihin ni Chinggay sa kanyang mga magulang na kaibigan lang ang turing niya kay Raymond?
Magkakaroon kaya siya ng lakas na loob na sabihin sa mga ito na hindi si Raymond ang nais niyang makatuluyan? At paano naman kaya ito matatanggap ni Raymond? Ano naman kaya mga gagawin ni Miguel upang siyang piliing mahalin ng sinisinta niyang si Chingay? Iyan ang dapat pakaabangan sa sunod na tagpo sa series ng ating kwento na ito. Sana'y may natutunan kayo sa ating episode for today. Ito'y mag-iiwan sa atin ng malaking aral na minsan sa buhay natin, dumadaan talaga tayo sa sitwasyong ang hirap piliin kung alin ang susundin, ang isip na nagsasabi ng dapat at mabuting gawin para sa lahat o ang pusong nagmamahal ng tama. Ano ang masasabi nyo sa video natin ngayong araw na ito, mga parkoy? Interesado kaming malaman ang inyong mga opinyon. Kaya mag-comment ka na sa ating comment section down below. Huwag din kalimutan na i-follow at i-like ang ating official Facebook page. Just search for John DTV. Siyempre, bago matapos ng video na ito, ay gusto ko munang i-shoutout ang mga parikoy natin sa kanilang walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Pumunta muna tayo sa ating special shoutouts for today. Kung gusto mo siguradong mapapasama ka sa ating special shoutouts, ay ano pang inaantay mo? I-follow at i-like ng official Facebook page ng John DTV at magbigay ng inyong mga mensahe. Pwede nyo rin ipabati ang mga mahal nyo sa buhay tulad na lamang nito. Shoutout kay Josh Aaron Cañaveral. Shoutout Lodi, napakaganda man po ng mga video nyo. Shoutout po sa akin na si Josh Aaron Cañaveral at sa girlfriend ko po na si Jonesh M. Pablo. Pumunta naman tayo sa ating mga nakalipas na videos. Shoutout kay Everlyn Frane, Ellen De Leon, Pat Peñalosa, Maymay Dolnuan, Janice Ilagan, Sarah Jane Agapay, Diana Antines, Nash TV, Juliet Nabong at kay Paraiso TV. Maraming salamat din sa pag-comment, John Albert Bonagan at kay Cassandra Gabot. Shoutout din kay Boy Paredes. Pa-shoutout naman sa pinakamamahal kong asawa ni si Violeta Paredes. Shoutout kay Crisanto Navarro, Elian Villarante. Shoutout din kay Peter Tiha, Jan Marcian Abustana, Dorul Sonia Boromeo at Lelani Golaher. Shoutout din kay Rodelio Tunayan at kay Rosario Telmo. Maraming salamat din sa comment mo. Totoo ba? Esperanza Masbate kay Rico Ladrillono. Shoutout din kay Jomar Sabala na palaging nakasuporta. Maraming salamat din Brandon Maradag. Shoutout din sa'yo Rosie Panso at maging sa'yo Romeo Maglasang. Shoutout din Bing, maging sa'yo Bart Darwin. Shoutout din kay Annie Mudsol Kawil. Hi, pa-shoutout naman po ng BF ko, Jerry She Magundalay, Sapal ng Malinggaw, Midsayap, North Cotabato City. Shoutout din kay Lisa Corpus. Maraming salamat din Lisel Miraveles. Shoutout din kay Jiro Gamer 2009 at maging sa'yo Rosemar Channel. Maraming salamat din Russell Lacanaria. Shoutout din kay Iana Angelica Malabanan. Pa-shoutout po kay Iya Cañaveral. Shoutout din kay George Genetia. Mga pari ko, yung mga hindi napasama ay susunod na lamang nating mga videos. Maraming maraming salamat po. Muli, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na mga videos na puno ng kaalaman at mga bagay-bagay na di mo pa nalalaman. Again, this is John DTV, signing out.